ng 74 na taong pagbobroadcast sa Himpapawid, tuluyan na ngang namaalam ang pinakamalaking istasyon sa bansa. Ang inyong kapamilya, ang ABS-CBN. This is ABS-CBN Corporation Channel 2, in the service of the Filipino. Now signing off. Marami ang naibsa ng lungkot sa aming mga comedy shows. Nakapagsimula ng kabuhayan mula ng nanalo sa mga game show. Game ka na ba? Kinilig sa mga love team ng bawat henerasyon. Nakiluha sa mga teleserye. At naroroon din ang ABS-CBN sa mga kababayan nating nasa lanta ng lindol, bagyo at gyera. Hatid ay saya, pagbabalita at paglilingkod sa ating mga kababayan. Kung ating babalikan ang mga panahon, hindi natin maipagkakaila na marami ang nakilalang personalidad sa aming istasyon. Mula sa mga tinangkilik na palabas ng production department, hanggang sa mga breaking at hard-hitting news ng News and Current Affairs. Magandang gabi, bayan! Lahat, pinanood at inabangan. Mga alaalang ang sarap balikan, kasama ang ilan sa aking mga naging kasamahan sa pagbabalita. At pinag-uusapan din lang naman ang tungkol sa mga napakagandang mga alaala ng ABS-CBN News. Narito at minabuti po namin makakausap, makakwentuhan sandali ang ilan sa mga orihinal na pumasok sa bagong bukas noong 1986 na ABS-CBN after martial rule na ibalik ang franchise ng ABS-CBN, at ito ang ilan sa mga wag na nating sabihin nakatatanda sa lahat ng mga pero sila ang mga medyo nauna at makakakwento ng napakarami tungkol sa ABS-CBN News. Henry Omaga Diaz at Anchor Julius Babaw, parehong veteranong mga mamamahayag, at ngayon ay, ano ba, namamahinga ba kayo ngayon? Oh, still alive and kicking. Still working. Still alive and kicking. Ano ang plataforma mo ngayon? Ang plataforma ko is public service. Ganun pa rin, tumutulong tayo sa mga nangangailangan through Lingkod Kapamilya sa DZMM Teleradio. Tapos meron din akong newscast sa Tanghalian, which is Headline Pilipinas. And I still host the weekend morning show sa Teleradio, Magandang Morning with Julius, kasama ko si Zen Hernandez. Meron ka rin Teleradio, Henry, ano? Yung Omaga Diaz Report, Saturday, saka meron rin Sunday edition. At may nadagdag kasi kami ng programa ni Senator Richard Gordon, yung Lingkod Action. Ito ay parang programa ng Teleradio at saka ng Philippine Red Cross. Ayan, linggo rin yun. Sa pagitan ni Henry Omaga Diaz at ni Julius Babaw, napakaraming ng mga awards, napakaraming mga investigative report, napakarami ng tawang gawaan. Ang pinag-uusapan dito ay halos 30 taon ng pamamahayag sa ABS-CBN since 1986. Pero Julius, natatandaan mo pa ba ang una mong pasok sa ABS-CBN News noong bagito ka pa lang at pare-pareho pa tayong mga chikilyo at chikilya? Reporter ako sa TV Patrol, Police Report. Police Report, aksyon ng batas laban sa krimen. Ang aking segment doon, yun ang aking beat. Yan, si Henry, kasama ko yan sa panggabi. Kaming dalawa yung nagko-cover ng mga crime sa gabi. Yung pagputok ng bulkang Pinatubo. Generator, pack up! Kapapasok ko pa lang noon. So, siguro mga 2-3 years sa radyo, tsaka ako na-transfer sa TV. Tapos yun nga, kasama kami ni Julio sa police report noon. Ako, ang dami namin experience. Totoo ba yung naririnig ko dati na ikaw daw ay magpapari sana at nalihis ka lang sa pamamahayag o duty center? Sa Radyo Veritas kasi, kasama ko mga pare.
Kaya pamilyar ako sa mga gawain na simbahan, sa mga kakwentuhan ko ron, halos araw-araw mga pare. Eh kaya siguro nagkaroon ng pero hindi naman. Ano ang pinaka maaga mong paboritong storya na ginawa? Yung first time na pumutok yung issue ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. China Sea pa ang tawag natin noon eh. Hindi pa uso yung West Philippine Sea eh. That was, I think, 1995. Nakapunta kami sa Spratlys. Pero hinuli kami ng military mismo natin dahil natatakot sila. Ayaw raw nila magkaroon ng international incident dahil hindi raw nila, at that time, panahon ni Presidente Ramos yun, hindi raw nila kayang kalabanin ang China. So ang ginawa sa amin, dinidetain kami mismo doon sa Spratlys. Tumakas kami. Nung tumakas kami, nawala kami sa dagat. Hanggang nakabalik kami ng palapad after 1 week. Kaya kami nakabalik, sinundan na tawag ng Northern Star. Yung sa'yo naman, Julius, hindi ba parati ka nasa police beat dati? Yes, ano na pag nasa police beat ka kasi ng matagal na panahon, Kuring, nagiging ka na rin parang police character. So lahat ng mga pangyayari na may kinalaman sa krimen na sasaksihan mo, saka doon talagang doon ako na exposed talaga doon sa pinaka darkest ng mga kwento ng buhay doon sa mga police reports ko. Saka meron ako naalala hanggang hindi ko makalimutan, yung first time bagito pa ako noon, kinover ko yung pag-ambush ng isang general sa isang kalsada. I think EDSA yata yon. So nakasakay sila sa loob ng sasakyan. So nagre-report ako ng live on the radio. Tapos habang papalapit ako sa kanya, biglang napatigil ako. As in, na-shock talaga ako doon sa nakita ko na yung, pasensya na doon sa mga nanonood, pero yung mukha niya, nawala. Tapos yung utak niya, kumalat sa katawan niya. Tapos yung mata niya, nahiwa-hiwalay. Na parang nalayo doon sa kanyang mukha mismo. Halos masuka-suka ako. And also, yun ang naghasa sa akin para talagang matutong gumawa ng mga reports. Kasi yun ang pinaka-basic sa ating mga reporters. Ay, nag-police beat din ako nung... Nag-police beat ka rin eh. Oo. So yung mga ganoon, yun yung talagang unforgettable. Yung mga raids, yung mga hostage takings, may mga times na kabuntik na malagay sa panganib yung buhay mo pero kinakailangan mong gawin. Naalala ko pa rin, Corina, yung mga time na maghahanap ng mga personality yung mga hostage taker, tapos magde-demand, kailangan ABS-CBN. Talagang those were the glory days. Correct. Andyan yung mga baha, andyan yung mga hostage taking, mga barilan. O, napagitna na rin ako ng barilan sa Cavite. One time, napagtripan sila sa isang malamig na lugar. Napaaway sila. Dito sina Henry sa kayong cameraman niya. So kami naman eh, rest ba kami. Punta kami dun sa hospital, sa presinto. Oo. Nagkabugbugan ko rin. In other words, nagkabugbugan. Kasama pa namin noon si Mario Dumawal. Kasi magkasama rin ng police report tsaka entertainment team noon. Meron isang konsiha talasing na. Actually, nandun kami para mag-cover. Merong nag-report na merong isang konsihal na nagpugulo dun sa bar. So, punta kami kasama si Mario Dumawal. Kating namin dun, lasing na lasing yung konsihal. Kinukunan ng cameraman. Nagalit yung bodyguard. Tinulak yung bodyguard. Ayun, nag-umpisa na yung away. Rumble. Pinagbabato kami ng mga bote ng beer. Nakailag kami ni Rabal, pero tinamaan si Mario Dumawal. Sa bibig. Dumuan yung mukha nung mga panahon yun. Tsaka kami napunta sa presinto, pero eventually nagsorry din yung konsehal. Sa police report ang daming makulay masyado stories. Actually masaya ang police report. Police beat, the best yan.
for camaraderie and adventures. So marami talagang mga kwento ano na hindi natin makakalimutan, pero ito, ano ang istorya na naaalala ninyo that got you into the most trouble? Kung ikaw ang tatanungin, Julius, ano ang pinaka-controversial mong piyesa? Nako, dami niyan. Sa mga pare, meron akong kinover tungkol sa pare. Oh, yung obispo, naalala mo yon, yung parang meron siyang batang report, ang report noon parang meron siyang sakristan na karelasyon or something, no? So kinailangan naming ilabas yung kwento na yon, pero after ilang days as kinausap si Rod Reyes noong time na yon, tapos meron sila mga dinedemand na huwag ilabas yung kwento hanggang sa yun nga nagkaroon ng stand si Ginoong Reyes na ilabas pa rin yung storya, pero kinakailangan kunin yung panig ng mga pare. Kasi actually kinukuha naman namin yung panig ng mga pare noon, pero ayaw nilang ibigay eh. So ang nagsalita na lang on their behalf is yung parang pinaka spokesman ng church yon. Tapos may isa pang pare na naalala ko, and it's sobrang hirap kasi yung pare na yon sinundan ng team ko sa XXX. Nasundan namin siya from the church going to the club. Dito palang pare na ito ay nagpupunta sa mga club paggabi. May nagreklamo sa amin, may nagbigay ng tip. Hanggang sa, yun nga, nakunan siya ng video, may kasama siyang babae. The most difficult part para sa akin is to tell him na meron kaming hawak-hawak na ganong video. So gusto namin kunin yung side niya. So kinausap niya ako, tapos nung sabi niya, hindi totoo yun, yung mga ganyan. So I had to show him yung video. Pinresent ko mismo sa harapan niya. Tapos nung pinanood niya yung video, parang ang sakit din sa loob ko kasi nakita ko yung pare, Henry Corina, na parang para siyang nalungkot. Yung sobrang lungkot na nakiusap siya na kung pwede raw wag na lang ilabas, masisira daw siya. Yung mga ganon. So sabi ko, hindi ho pwede, Father. The most that I can do po is get your side dun sa kwento. Kung hindi naman po totoo, di sumagot po kayo dun sa inyong panig, no? Pero ang hirap. Ikaw yung magsasabi sa kanya kung ano yung mangyayari. Kinailangan ko parang ilabas. At ang kagandahan naman, nagbigay naman siya ng side niya doon sa kwentong yon. Pero mukhang nailipat siya ng ibang lugar because of that story. So, hindi rin biro-biro yung mga ginagawa natin mga story. Kasi meron din tayong mga taong nasasaktan, di ba? Diba? Buhay na matira. Parang sakit din for us. Pero trabaho yun eh. Wala ka magagawa eh. Ganun talaga eh. So naman, Henry. Pero hindi ko makakalimutan yung meron isa kami ginagawa noon sa Batangas. Sa Bawan, Batangas. Tungkol sa pagkakasangkot ng ilang official doon, mga lokal na official sa pasugalan doon at iba pang mga bisyo. Meron kaming witness na kasama namin, tinuturo kung saan yung wetingan, kung saan yung sabungan. Pagbalik namin doon sa hinatid namin siya sa kanyang bahay, dinrap namin siya. Wala pa sigurong 2-3 minutes. Tumawag na sa amin. Binaril yung witness na iniwan namin doon sa kanilang bahay. Patay. So, ang sakit eh. Diba? Kasama mo lang. Nagmamalasakit lang. Gustong mag-improve yung kanilang probinsya. Pero doon ka maka-experience talaga na totoo pala ito. Talaga palang ginagawa sa mga probinsya yon, yung witness namin against some local officials, talagang pinatay. So, medyo kakaiba talaga ang mga panahon ngayon na sa dinami-dami ng taon na ganyan mga ginagawa nating mga istorya sa araw-araw, biglang parang medyo naghinay-hinay tayo. Inakala nyo ba na mangyayari itong pandemic na ito? I mean, in our lifetime. Na darating ang panahon na takot lahat ng tao lumabas, hindi lang dito kundi sa buong mundo, kulong tayo sa sarili nating mga bahay, takot tayo para sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin nakikita ang kalaban. Julius, naisip mo ba na mangyayari dito? Actually, hindi. Never kong na-imagine na yung mga nangyayari sa mga movies ay magiging reality.
Kasi ano eh, parang it's a possibility pero very remote. Hindi mo talaga ma-imagine na imagine parang lumuhod talaga ang buong mundo. Natalo nitong COVID-19 sa first round ng laban. Hirap na hirap. I guess para sa akin, ano ito eh, parang ano, may message dito eh sa ating lahat eh na kaya nangyari ito at parang helpless ang mundo is simply because may gustong iparating na mensahe ang ating Panginoon sa ating lahat na kinakailangan natin talaga magbago. Magbago dito sa mundo kasi marami na talagang mga pagkakamali ang mga tao na kinakailangan ayusin. Siguro it really depends kung ano ang dating nitong problema sa buhay mo. Kasi ang dami ko rin na namatay, ang dami na wala ng trabaho, ang dami mga negosyo nagsara, ang dami mga industriya na hindi na nagagamit ngayon, hindi na gumagana. So talagang zero, lugmok talaga sa kahirapan. Pero mas masakit sa ABS-CBN kasi kung tutuusin, mas naging productive pa sana tayo sa ABS-CBN kung nabigyan lang tayo ng pagkakataon na makapagsilbi sa tao. Nagamit sana natin yung buong pwersa ng ABS-CBN para makatulong tayo dito sa kampanya para ma-inform yung publiko sa mga panganib ng COVID at tayo'y magamit sa mga fundraising para makabigay pa tayo ng mga tulong sa mga naapektuhan. Sayang lang, no? Saka nakakalungkot na marami tayong mga kababayan o kapamilya na nawala ng trabaho, na wala na nga opportunities para mag-apply ng trabaho na walang pa ng trabaho. Yun, so doble dagok para sa mga taga ABS-CBN. Oo, lalo na sa mga taga ABS-CBN. Henry, sa pagiging opinion siguro, lang naman. Yung takot na nararamdaman natin dahil sa pandemic. Ako nga, yung nga sinasabi ko rin sa aking anak at sa aking asawa, eh marami na rin tayo mga experience, talagang near-death experience sa mga coverages natin, yung mga na-experience rin natin, yung mga threats, yung mga banta sa ating buhay, hindi tayo natakot para sa katotohanan eh. Pero, ito, talaga nakakatakot. At sabi nga, dito talaga ako natatakot. Marami ng pinagdaanan, pero ito talaga ang bagay na nakakatakot. Ang problema, bukod sa takot natin, dahil hindi natin kilala at alam yung anyo ng kalaban natin, meron pang isang bagay na labis din tayong kinatatakutan. At ito yung, hindi ba, last year pa lang, umuugong na, papasara raw yung ABS, maraming hinahanap, maraming bintang na violations ng ABS. So nandun na yung fear eh. Hanggang 2020 na lang talaga, ba talaga, ABS? Mawawalan na baka kami ng trabaho, ng kabuhayan, yung 11,000 employees. So, takot na naman. Fear na naman. Sa lahat ng nangyayaring ito, ano ang nakikita mo? What is the silver lining? What do you think is your realization, Henry and Julius, sa nangyayari sa atin, particularly ABS-CBN people, ano? Dahil hindi lang pandemic, pati trabaho at karera natin talagang nawala. So, I mean, halos nawala. Ano ang nakikita mong mensahe nito sa'yo, personal sa'yo, Henry? Siguro, kung merong silver lining man, no? Una-una, dahil nga naka-confine ka sa loob ng bahay, dahil sa pandemic, at dahil na rin hindi ka makapasok mismo ng opisina, wala ng ABS-CBN ngayon, so mas mas malaking panahon ang naibibigay mo sa iyong pamilya, in my case sa mga apo ko. At doon mo na realize dahil ang laki ng panahon mo ngayon ang nasa bahay, kasama mo sila, na meron pa palang mas mahalaga kaysa sa career mo, kaysa sa pinagkakitaan mo, kaysa sa, you know, yung pang-araw-araw mong ginagawa kaysa sa ego mo. May mas mahalaga pa pala ron. Ang mas mahalaga pala, makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ako, isa sa mga realization ko, hindi mo kailangan palang gumastos masyado. True. Una, wala ka pa pinenong. Una, hindi ka makalabas.
Kayang-kaya mo pala na payak lang ang kabuhayan, pero maligaya pa rin, you know, health. Health is the most important thing, right? Ikaw naman, Julius. Ako, ang realization ko, hanggat may trabaho tayo na natitira, ang mensahe lang talaga rito is magpasalamat tayo. Kasi narinig ko yung sinabi ni Pope Francis sa kanyang interview sa TV. Ang sabi niya, ang gusto ni Kristo ay magkaroon talaga tayo ng trabaho lahat. Napakahalaga ng work para sa isang tao kasi yun ang nagbibigay sa kanya ng dignity bilang isang tao. Kapag nawala yung trabaho na yun, parang nawalan ng saysay yung kanyang buhay. So ang realization nito sa akin is hanggat tayo may trabaho, tumulong tayo. Tumulong ho tayo sa ibang tao. Kung anong kaya natin ibigay, ibigay natin. Hindi na pwede ngayong panahon yung namamalimos sa'yo, tatanggihan mo, lilingon ka sa kabila dahil tingin mo ang lakas-lakas ng katawan niya, ba't siya namamalimos. Hindi na applicable yun eh. Ngayong mga panahon, hanggat kaya mong tumulong, tumulong ka. Hindi naman kinakailangan malaking halaga, basta magbigay ka doon sa mga taong lumalapit sa'yo kasi kailangan ka nila ngayon. Kaya nila ginagawa yun. Yun ang aking realization. Give until it hurts. Ngayon alam natin kung bakit tayo nandito para tumulong sa kapwa. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Kasalanan ang tumulong. No? Totoo. Lalo totoo. Na sa mga kapwa at ABS-CBN natin. Yes, dami of course. Lalo na sila. Sa kumpanya, no? Oo. Yes, oo. Tama ka. Ang sabi ko nga, Julius, tayong mga medyo mas nakakaangat sa mga kasama natin sa bawat show. Tayo sa show ang magtutulungan. Tama si Henry. Sama-sama yung pamilya. Masaya basta kasama mo yung pamilya mo. Palagay ko isa rin yun sa mga blessings na pwede nating tingnan. Na kahit na medyo mahirap, pero pinagsama-sama tayo sa isang bahay, mas matagal tayo nagsama together. At mas nakilala natin ang husto, yung ating mga anak. Mas nakilala rin tayo ng husto ng ating mga anak. So, eventually in the long run, magpe-pay off yung mga panahong ito. At magpapasalamat tayo na kahit papano, nagkaroon ng ganitong pagkakataon para mag-bonding tayo lahat at higit na makilala natin isa't isa. My love to your family, Julius. Thank you. Thank you. And my love to your family, Henry. Yung bahay ko, ang gulo rin, parang barak ng gera. Let's really just pray. Let's pray for the vaccine. Hari nawa, makita natin talaga yung pagkakadiscover ng vaccine and magkita-kita tayo ulit lahat. Sana. Thank you, sana. Henry, ha? Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong panahon, ng kwentuhan natin about the old ABS-CBN na hari nawa, hindi naman tayo magkalimutan kahit wala tayong kisa ngayon. Ano? Tama. Thank yes. you, Henry. Thank you, Julius. Thank you, Henry. Bye! Kaya sa panahong ito, kapamilya, maging lakas natin ang bawat isa, malalagpasan din natin ang pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan ng broadcasting. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, kapamilya. Forever!